Kumusta mga kagacha? Welcome back sa akin channel. So may papakita ako sa inyong laban. Isang special na laban na lahat tayo sana ay may matutunan. Like this sounds cool, but like... So sa laban na to, ito yung team natin. Again, Aqua, backline. Reptile, mid. Plant, tank. Ito yung tank niya. Makunat din to, meron siyang leak, disable ng range cards, solid damage dealer yung mid niya, all melee, and backline na may egg bomb if sakaling kailangan niya mag-lure, at meron din siyang backdoor. Malakas itong risky feather, so kaya niyang kombohin itong apat na cards na to kahit mag-shield yung aqua natin, kaya niya mapatay. So, ganito yung nangyari sa first round. Tumira ako ng pumpkin, dalawang cactus. Sayang, hindi siya umatak sa turn na yon. Okay, so hindi siya umatak sa turn na yon. So, sayang yung shield, pero okay lang na nakadamage tayo ng malaki sa kanyang plant. And then, second round. Bigla siyang bumuhos ng pang backdoor. Tamang-tama naman na tumira ako ng pang combo para tapusin na sana yung plant niya. Kasi ito, Nemo, Risky Fish, and Bronze Charge. Patay na sana yung plant niya. Kaso lang biglang tumira yung bird niya ng combo. Ang taas nung damage, hindi nakasurvive yung aqua natin. Although nag-last stand siya para kahit papano may balik tayong energy. Yun na nga, yun lang na itira natin. Next round, di tayo tumira dahil mataas din yung shield niya. Pero binabawasan niya yung ating energy. So sa point na to, feeling ko talo na talaga ako eh. Kasi may beast pa tayong dadaanan, eh ang kunat nitong nasa harap niya. Tapos pareho tayong ano, plant reptile, so kayang-kayang patayin ng beast yan. Tapos meron pang bird tayong ano, na may mataas na damage. Pero tinry ko lang din. Ayan, nag-shield tayo sobrang taas. Pero hindi naman siya umatak din sa turn na yon. So sayang na naman yung ano, yung 318 na shield oh. Sana sinabayan niya ng attack para na-absorb lang ng shield. Kaso lang, nag-shield lang din siya. Sabi ko tola na, sayang talaga yung mga tira natin. Natatimingan niya eh. Natatimingan niya na shield tayo tapos hindi naman siya a-attack. So ngayon, naisip ko. Yan. Ito lang ginamit ko, dalawang gila. Para patayin ko na sana ulit itong plant. Kaso lang nag-shield na naman. Sinabayan na naman tayo ng shield. So, nakasurvive ulit. Ayan. Tinitipid-tipid ko na kasi yung energy ko. Ayokong ibuhos yung tatlo. Kasi kung ibuhos ko yung tatlo, sigurado patay to. Pero kung hindi siya nag-shield, ma-over ano tayo, extend. Sayang yung last card kung patay na siya sa dalawang gila. Pero sakto namang nag-shield na naman siya. So ayaw niya talagang ano, magpapatay sa plant. Tapos inago pa yung energy. Say ko, wala na to. Ubus na yung energy natin. Tapos eto pa lang tayo sa plant. Hindi pa natin napapatay yung plant. Parang wala na eh. Oh. Tinan niyo yung sitwasyon. Tatlo pa. Tapos hindi pa tayo makadaan-daan sa plant niya. Tapos wala ng energy. Tinan niyo yung energy niya mga kagacha. Oh. 6 pa. So kaya niyang i-boost kung ano yung mga gusto niyang gamitin sa atin. Pag-iisipan na lang natin kung ano yung gagawin, ano? So, sa palagay nyo, talo na, diba? So, ang ginawa niya, buo siya ng beast card para kahit anong gawin natin, patay na yung plant. So, hindi ako tumira ng cards ng plant. Wala akong ginawa. Yan, tumira lang ako ng isang pampatay sa plant niya. Kailangan lang kasi mapatay yung plant niya, eh. So,
So critical critical balik energy din. Ayan, no. 6 pa rin yung energy niya, hindi nababawasan. Luckily, yung plant niya hindi nag-shield this round. So napatay natin at hindi nag-last stand na. So enough na yung damage. So ang pinag-iisipan ko, ayan, meron tayong tatlong energy. Ito yung cards natin. Ang tanong na lang dito, sino yung titira? Is either beast ulit? Hindi natin alam, hindi natin nakikita yung card niya, no? Is either beast ulit ko combo, patay tayo. Or itong bird. So naisip ko, unahin ko na lang yung counter sa bird. Kasi kakatira lang ng beast din niya, eh. So counter sa bird yung gagamitin natin, at least mataas din yung damage. Habang mataas pa yung buhay natin. So counter sa bird yung pinili ko. At sakto naman, bird din yung ginamit niyang pang-atake sa round na to. Hindi siya gumamit ng beast card. Ayan. So nasaktuhan natin, counter sa bird, bird yung umatak. Yun. Full bird. Ayan o, binabalik natin yung 100% damage dun sa bird. So patay yung bird, hindi na nga naitira yung risky feather, yung last card, no? So sabi ko, uy, nakakita ako ng liwanag ng pag-asa. Kasi yung naitira natin yung tatlong card, mataas pa yung HP natin. So ngayon, sa round na to, naisip ko, puro ano na lang gagamitin ko. Counter. So ayun, dahil melee siya, wala naman siyang range, hindi ko na kailangan pag-isipan. So inabsorb na niya lahat ng tira niya. At yun. So lesson learned din ako dito sa laban na to na kahit mukhang wala ng pag-asa yung laban, ituloy mo lang. Minsan kasi may chance na mag-critical, may chance na kagaya niyang sitwasyon na nangyari na timingan pa. So minsan ganun, nanalo pa. Huwag basta mag-give up, hindi porke parang talo na, feeling nyo talo na. Tuloy nyo pa rin. Malay nyo, i-bless kayo ni Jihos. I kind of wanted to help. I started thinking about what I could personally do to add value to these assets.